hindi napigilan na maglabas ng saloobin sa social media ni Captain Jerry A. Torregosa patungkol sa mga sinabi ni Lenny Robredo noong nakaraang debate. Ayon kasi kay Lenny Coat, yung maritime, grabe ang opportunity dito, pero ang skills, kulang. Ipinost ni Captain Torregosa ang mga sinabi ni Lenny at nilagyan ng caption na quote, "According to the Department of Labor and Employment of the Philippines, around 229,000 Filipino seamen were on board merchant shipping vessels around the world at any given time. The figure showed that Filipino seamen comprise more than 25% of 1.5 million mariners worldwide. The single biggest nationality block, bakit ipinagkatiwala ng mga foreign vessel owners ang kanilang barko sa mga Filipino seafarers kung kulang kami sa skills? I was deeply saddened to the lowest level during the speech of one of the presidential candidates who declared that Filipino seafarers lack skills. We are seafarers by profession, but we are not. 1. We do calculations, but we are not mathematicians. 2. We deal with legalities of maritime law, billion amount of properties, but we are not lawyers. 3. We are trained to save a life in the middle of the ocean, but we are not doctors. 4. We mentor and train novice seafarers, but we are not teachers. 5. We deal with accounting matters, but we are not accountants. 6. We are trained to combat the fire at mid-ocean, but we are not firemen. 7. We are trained to protect the ship and ourselves, but we are not police. 8. We know the movement of water, oceans, and seas, but we are not meteorologists. 9. We navigate through the use of heavenly bodies, but we are not astronomers. Only one reason, even our life at risk, we want to serve and provide all your needs. That's our duty as members of society, to balance the economy. We have the license, and why do you declare that seafarers in the Philippines lack skills? Presidential candidate, just think of it please. The Philippines, the world's largest supplier of seafarers, plays an important role in the supply of seafarers, which are the foundation of global logistics, at bakit ipinagkatiwala ng mga foreign vessel owners ang kanilang mga barko sa mga Pilipinong marino na kulang ng skills. I am very proud of my friend Captain Lauro Inquit and the rest of the Filipino officers and crew on board oil chemical tanker MT Catherine Lady. Do you think Nanay Lenlen kulang sila ng skills? What is the significance to the Philippines as a major provider of seafarers to the international world fleet? Above all, in the maritime context, the Philippines is famed for its supply of manpower resources to the global shipping fleet. Filipino seafarers are quite rightly a source of pride for the country, not just in terms of their numbers, but also in terms of their skills, quality, and competitiveness. These are the training we underwent before we got the license. At dito ay ipinakita na ni Captain Torregosa na hinding-hindi sila kukulangin sa skill dahil sa mga training na kanilang natamo upang makuha ang lisensya bilang marino. Matatandaan na ganito rin ang naging laman ng open letter ng seafarer na si Mr. La Cruiser P. Relativo para kay Lenny Robredo. Sana lang, huwag niyo kaming gamiting material para sa kagustuhan ninyong manalo at magamit ang pondong nakalaan para sa amin. Naaalala ko, during oath-taking namin sa Manila Hotel, may bisitang Aquino. Ang laman ng kanyang talumpati ay hindi para sa amin. At kung meron man, ni isa walang natupad. Wala. Alam namin ang industriyang ito dahil kami ang nasa frontline. Tanging ang pag-upo ng Pangulong Duterte, nagkaroon ng bahagyang pagbabago. Naging 10 years ang validity ng Seaman's Book at Passport. Nagkaroon ng bagong gusali at dumami ang branches ng marina. Naalis ang mga substandard na training centers. Sa gitna ng pandemya, hindi kami iniwan mula sa pag-alis at pag-uwi. Nariyan ang pakikipagtulungan ng marina at OWA mula sa airport hanggang makauwi sa aming mga probinsya. At kung kayo man ang maswerte babubudot na uupo sa pagkapresidente, unahin nyo ang pagtuwid sa mga balikong maritime companies na siyang tunay na mapagsamantala sa marinong Pilipino. Idagdag nyo na ang napakamahal at insignificant na trainings. Tanggalin nyo ang lisensya ng mga diagnostic centers na binibigyan ng sakit ang mga marino para lang magkapera. Ilan lamang ito sa maraming bagay na aming pinaglalaban kasama ang pamilyang umaasa sa amin.
Sa huli, VP Lenny, salamat sa pagbanggit sa amin sa inyong panayam. Hindi namin alam kung matutupad ang binitawang pangako kung sakaling kayo'y maupo. Ngunit malaki ang aming paniniwala na magpapatuloy ang magandang nasimulan ng Administrasyong Duterte at sa susunod na kaalyado nito. Gayunpaman, patuloy ang aming paglalayag hindi lang sa pansariling pangarap, ngunit sa tawag ng karagatan. This is the only way to fulfill the grand purpose from the day we were born. So help us God. Ayon sa comments quote, si Fader here, real talk, majority ng mga siman ay ayaw kay Lenny. Madalas pulutan siya ng mga usapan. Laugh trip kasi. Salute, ako bilang isang mandaragat, alam ko ang hirap sa pagkuha ng bawat dokumento. Kaya yung 10 years validity ng passport at CBADS book, para sa mga walang alam sa pakikibaka sa ibang bansa, baliwala yan sa kanila. Pero para sa aming mga patuloy na naghahanap buhay sa ibang bansa, napakalaking bagay. Seafarer here and an officer, what she says is true. Madaming di opisyal, pero the infrastructure is there for every seafarer to have a fighting chance to become officers. At the end of the day, the government can only do so much. Like every other job, being an officer is performance-based. It boils down to the know-how and skills the individual has. Madami gadget, kahit may option sila to take the exams and get their licenses, they opt to be in that position kasi dyan na sila masaya. Tama si sir, we only felt the government during President Duterte's governance. Madaming naibigay sa amin, especially ngayong pandemic. Asikasong-asikaso kami ng ating gobyerno. Huwag niyo po kaming gagamitin para sa pangangampanya niyo. Only in the Duterte admin under Marina that seafarers are given more attention to its needs and I hope it will continue to the next admin. Improvements needed for the welfare of present and future seafarers to comply with international standards. Seafarer here, maraming salamat sa matiyagang pag-aasikaso sa amin ng OWA, libreng swab and accommodation at paghatid sa aming mga uuwian. 10 years na din validity ng passport, free sa mga baguhan at 50% discount sa magre-renew. Hashtag Duterte lang sa kalam, hashtag BBM Sara Tandem 2022. OFW for 14 years pero mas naramdaman at na-experience ko talaga ang changes at pag-aalaga past 5 years lang. Clear na mas nabigyan ng attention in this admin kumpara dati. At marami pang mga seafarers ang nagbigay ng reaksyon patungkol sa sinabi ni Lenny Robredo. Kayo mga ka-viral, ano ang inyong reaksyon patungkol dito? Mag-iwan ng comment, like, at subscribe sa ating channel. Ito ay ang Viral Pinas. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.